walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are sisters, we are friends. We thought magic that never ends. I got you, sis. I got you, sis. You got me. You got me. The best of friends will always, always be. Ngayon na talaga nalalapit na Kapaskuhan, 'di ba sabi nila Christmas is for the children? Pues hatid namin sa inyo ang Pasko ng mga chikiting, right? Nako Jelly, nung bata pa tayo, ano ba naiisip natin pag malapit ang Christmas? Gifts, correct. Santa Claus. Uy. Maniniwala tayo kay Santa Claus. What did Santa say, Wacky? What did Santa say? Exactly like Santa. What did Santa say? Ho. Ho, ho, ho. Okay. Okay. Tapos, nagsasabit pa kami ng medyas at pinipilit naming lalagyan ni Santa Claus ng mga candy yun doon. Ay, lahat yan na pagdaanan na natin, Janice. Yes. Ikaw, nasubukan mo na bang magkaraming sa inyong barangay? At nakikipag-agawa ka ba sa kinita ng barya? Hindi naman. Hindi naman ganon. Hindi nga ganon, o diba? Masaya kaya nga. Yan talaga, pagbata talaga, exciting yung mga ganitong panahon. Nandiyan yung mamamasyal sa ninong at saka sa nina, humingi ka ng gift. Yung mga lolo, lola, tito, tita, at kung sino-sino pa. Hay nako, nakakabis yung ganyan. Diba? Parang kakamis, pero syempre, yung mga eksenang ganyan. Kaya kami po ngayon eh, magpapaka pilit kami bumalik sa aming pagkabata, sa aming mga Christmas fantasies. Kaya makakasama po natin ngayon ang mga celebrating chikitings para mailarawan sa atin kung ano ba ang ibig sabihin na Pasko sa kanila. Di lang yan. Isa-isa po silang kakatok sa inyong mga tahanan at mga ngaruling sa pamamagitan ng pagkanta, pagsayaw at iba pang talent. Alamin na rin natin ang mga Christmas wishes ng mga batang ito para kumpleto talaga ang Pasko Christmas. So tara na, alika, maki-enjoy tayo, makisaya tayo sa mga chikiting na kasama namin ngayon dito lang sa SIS! C's for a candy trim around the Christmas tree. H is for the happiness in all the family. R is for the reindeer prancing by the window pane. I is for the icing on the cake, as sweet as sugar cane. S is for the stockings on the chimney wall. T is for the toys beneath the tree so tall. M is for the mistletoe where everyone is kissed. A is for the angels who makes up the Christmas list. S is for old Santa who makes every kid his friend. Be gonna bring you everything in the Christmas alphabet. C is for the candy chimney around the Christmas tree. H is for the happiness. Always, always be. We are sisters, we are sisters. Always, always be. We are sisters, we are sisters. Kasama po kami mga chikiting today. Brian, Isabella, Maureen, Aizen, Hannah. Yay! Makinig kayo sa itatanong ko, ha? Ano ang ibig sabihin sa inyo ng Pasko? Me! Teacher. Okay, teacher. Kasi Brian. Para po sa akin, ang Pasko ay sharing your blessings.
Ayan! Hoy! Oh, Isabella. Yung kasiyahan po at saka po pagmamahalan. Yun, tapos po yung pagpapakita ni Jesus na mahal niya tayo. Okay. Maureen. Ano po yung Pasko po? Para sa akin po, yun po yung nagpapa-remember sa atin na birth po yun ni Jesus. Na special po yung day na yun for us. Aisen? Kasi po birthday po ni Papa Jesus. Oo, yeah. Diba? And siguro po kapag Christmas, kung dati po iniisip po natin na may gifts, pagbibigayan ng gifts, etc. na maraming pagkain, ngayon po siguro parang hinay-hinay muna kasi parang mahirap po ang buhay ngayon. So okay lang sa'yo, wala kang gift itong Christmas na to? Oo. Okay lang naman po. Totoo ba yan? Opo. Eh talaga, ikitang-kita naman po na kahit naman sino po yung naghihirap naman po, mahirap po ang pera. Totoo ba yun, Aisen? Bakit? Bakit? Bakit ba sa palagay mo mahirap ngayon ang buhay? Mahirap makakuha ng trabaho. Mahirap makakuha ng trabaho? Bakit mahirap kumuha ng trabaho ngayon? Kasi po, yung iba po nagsasara na yung company nila. Kasi yung iba po, yung hindi na talaga mabenta. Saka po, minsan yung mga company na fufula sa sobrang dami na nangangailangan ng trabaho. Hindi, tsaka po kasi population ng Philippines ngayon, as in talagang ang dami nga namamatay, ang dami namang nadadagdag. Anong bagay ang naaalala niyo kapag dumarating ang Pasko? Teacher! Teacher talaga! Oo, si Anna. Kasi naman po, yung sasapit ng Pasko, hindi nawawala yung puto bongbong. Uy, yung mga sa tabi ng simbahan ng walang kamatayang puto bongbong, tsaka parol, tsaka mga iba't ibang klaseng Christmas lights. Tsaka bibingka. Tsaka bibingka. Oo. O, Maureen. Ano po, yung hindi po nawawala yung favorite food ko na puto bongbong. Ano po, tsaka po, ibig sabihin, yung pag-Christmas na po, di ba po, gusto, ang lagi po natin nasa isip yung mag-ano ka ng socks, tapos sigurado ka, bibigyan ka ng gift. Yun. Tapos yung lecture, pang-lecture, buwera, tapos puto bonggong, pasunta, pag-upaw. Pagkain ko, Aisel, ano naaalala mo? Yung mga lechon baboy. Kumakain ka nun? Kumakain ka nun? Lechon baboy. Tsaka hindi naman nawawala yung pag-iisip ng tao na Pasko na naman, dami na ng mga regalo sa ilalim ng Christmas tree. Tapos po, pag hindi rin po nawawala sa tao yung mamili na po ano-anong gusto mamili. Kasi Pasko na. Tsaka ang dapat gawin pag Pasko po, magmahalan, tapos maghintay ng gift na susas, no? Sa Pasko lang, magmamahalan? Hindi po dapat po sa buong taon. Lalo na pag New Year. Habang nabubuhay. Bakit ano ba meron pag New Year? Masaya. Masaya. Kasi bagong taon, panahon ng pagbabagong buhay. Sino ba naiisip niyo pag Christmas? At si Santa! 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 Santa Claus! Mami? Ninong at Ninang! Ninong at Ninang ko! Ninong at Ninang! Ako yung naiisip naman, puro gift si Santa. Oo, talaga. Matanong ko sa'yo, may Ninong at Ninang ka ba? Pag Christmas ba, naaalala ka nila? Opo. Alam mo ba pangalan ng Ninong at Ninang mo? Opo. Ano pangalan nila? Ninong Jutes. Ay, Ninong Jutes. Ah, Ninong Jutes. Ninong Jutes. Oy, mag-caroling muna tayo. Okay. Sino gusto mag-caroling muna? Okay, Brian. Gagawin mo, Brian. Baka natin. Ay, huwag ka na lumayo dahil ito ka na lang. Ito ka na lang. Dance ka dyan. Dance. Chikiting na tatungkol sa Christmas sa magbabalik ng sis. Always, always be sisters. We are sisters. Always, always be
North Pole siya. Mga laruan, sa mga cookies. Ang masaya po. Nagbibigay ng mga regalo. Nagbibigay po ng mga regalo. Mga nabibigay mga gift. Mga candies, mga gift, mga clothes. Yeah! Okay, kids, naniniwala ba kayo kay Santa Claus? Yeah! Sige nga. Teacher! Ano kulay si Santa Claus? Kulay! Kulay red yung damit niya at saka mataba. Saka mataba? Kasi po, marami siyang gifts sa chan niya. Kinakain niya yung mga magic niya, tapos isusuka niya ulit para pang pambigay ng gifts. Po kasi kapag po napakapayat ni Santa Claus, eh si dinami-dami na mga ibibigyan niya ng mga regalo, eh paano niya naman po bubuhatin yung sa akin? Tama yun. Ikaw, tingin mo. Kung matabang po si Santa Claus, may balbas maganda. Maganda? Okay. Bakit siya mataba? Kasi kumakain siya ng mga pawis. Luchon. Saan ba siya nakatira? Alam mo ba ang address ni Santa Claus? Saan ba nakatira si Santa Claus? Doon sa Denmark. Yung true Santa Claus from Finland. Finland ba yun? Finland okay. Sa World Trade Center mo naman po. Hindi. Hindi siya yung Philippines. Ayun. Kaya po siya naging mataba kasi po yung mga powers niya po, kinakain niya. Tapos po, yung kamay niya nagkakaroon ng magic, nakakagawa siya ng iba-ibang laruan. Sinabi ko na yun. Bakit? Iba na po po sa akin. Sinabi ko na ba ang mas magandang palabas? Ano magandang palabas? Sis! Bakit? Sige, kasi sabi. Po, iba-iba po yung pinapakwento namin. Yung isa, nanonood ako yung Halloween pa yun. Special Halloween na ano nyo po. Halloween. Tapos ngayon, Christmas, yung mga damit pa, yung fashion yung ano. Sinusubaybayan ko po yun. Uy, galing! O, nagsasabit ba kayo ng medyas? Bakit medyas ang sinasabit? Ba't hindi na lang supot? Kasi po, kaya po medyas. Kasi po, dun po yung totoong lalagyanan ng toys. Kasi po, nilalagay yung mga gifts. Kaninong medyas ang sinasabit niyo? Amin! Hindi, kay Daddy. Eh di walang lamanagig masyado yun. Kay Santa Claus! Kaya nga malaki yung ibang medyas. Kay Daddy. Oh, kasi kay Daddy. Kapag sa akin, kakaramput lang, di magkakasya yung hinihingi ko. Pero kapag kay Daddy, ganyan kahaba yung medyas. Hindi kayang ilagay ni Santa. Opo, o kaya po. Bumili kayo. Kaya lang, siya ko muna ilalim. Baka butas, hindi nahulog yun. Kinuha. Eh, kinuhod kayo sa palagay nyo. Ano makukuha nyo doon sa loob ng medyas? Ako po. Gifts. Yung mga hinihiling ko pang gifts, like Barbies, Polly's, Pag-good ka naman po, yung regalo mo po mas marami. Tsaka po, the best yung bibigay sa'yo. Tsaka yung The best! Yung pag-notica! Walang bibigay. Walang bibigay. Pag-noti, wala. Bakit wala? Kasi bad boy. Ikaw, sa tingin mo? May nabasa ako, tite. Yung kapag naughty ka, ibibigay sa'yo daga, cockroach, tsaka spider. Kaya hindi naman ganun sa sabi. Good naman siya. Kapag dog, naughty, nabasa ko lang. Oh, ikaw, sa tingin mo ba, ano matatanggap mo yung Christmas? Tingin mo lang. Good ka ba o naughty ka? Middle class. Good. Bakit parang ayaw mo isigaw? Bakit parang hiyan-hiya? Good! Ako good kasi po, sumusunod ako sa lahat ng sasabihin sa akin ng daddy ko. Very good! Dapat ganun! Sino ba sa palagay niyo si Rudolph the Red-Nosed Reindeer? Marine! Yan sa po yan, nagga-guide kung saan dadaan si Santa Claus dahil po yun pong nabasa po. Nabasa ko po ito eh. Ewan, yung foggy po yung daan ni Santa, ginamit niya po si Rudolph for to light his way. Oh, dahil yung ilungan. Tapos po, kasi po, ano po? Si Rudolph,
siya yung pinakamabilis na reindeer, tsaka siya yung special kasi po yung nose niya red. Saka po, ano po si Rudolph yung alalay ni Mrs. Santa pag nagbibili sila ng toys. Ah, pag nagsha-shopping sila. Kala ko sila gumagawa ng toys nila. Sino-shopping lang pala nila yun? Hindi po. Pero yun lang nakita ko. Pero po, sigurado ako, ginagawa po nila si Santa yun. Saan naman nagsha-shopping si Mrs. Santa Claus? Sa kay Santa. Ah, nagsha-shopping siya kay Santa. Okay. Hindi po. Gumagawa sila. Mas the best nga po yung gawa nila eh. The best! Oh, the best! Okay, yes. Anong itsura ng reindeer? Teacher. Ako. May sungay sa ulo. Kahoy dito sa ulo. May kahoy. Ano tawag doon sa kahoy na yun? Horn antler? That's right. Oh, diba? Tapos, mapulang ilong. Tapos, diba? Siguro mga ganyan kalaki. Kita niyo na ba si Santa? Opo! Kita mo na! Saan? Sa mukha mo? Doon po sa storybook. Doon lang? In person! Nakita mo na ba siya? Sa TV. Nakita? Saan mo nakita? Doon po sa SK. Sa SK? Hindi totoong Santa Claus yun! Sa tingin mo ba? O ayun, sa tingin mo ba siya si totoong Santa? O tauhan lang yun ni Santa? Hindi. Siya po. Siya, paano ka naging sure? Punta tayo sa SM sure? Para malaman natin, ha? Pwede ko yung gamit niya po, red. At saka yung shoes niya black. May reindeer! May reindeer niya cute. Ah, okay, cute ang reindeer. Oh. Di ko totoong Santa Claus yun. Di binigyan ka na ng gift kasi sabi mo, good ka eh. Okay, ba't hindi ka binigyan ng gift? Kasi Pasko na. Pag Pasko nga naman. Oo nga naman, Christmas Eve. Eh, ba't nagpakita na si Santa noon kung hindi pa Pasko? Okay, yung gusto ko malaman, sino ba ang gusto mag-Christmas dance? Ako! Kami! Sige, Maureen. At saka si Isabel. Christmas dance kayo ha. Okay, galingan nyo para maganda ang gift. Tumabi ka na dyan, Brian. Sumayo ka na dyan. Magbabalik ba po ang sis? Ng maayos, mabigay ko yung kanyang ano na hilig niya na maging artista siya talaga ng ano ko. Sana maging humble, hindi mayabang. Sana i-value nila yung meaning ng Christmas this year, na sana bigyan nila ng attention yung nangyayari sa paligid ngayon. Yeah, for me, kasi number one is education, discipline. Yung katulad din ng sinabi ng ibang parents na yung values, respect, humbleness, especially this time, kailangan talaga natin magkaroon ng, kahit bata, kailangan nilang magkaroon ng pagmamahal sa kapwa, no? Okay, the best gift that I can give my son is, sabihin na natin, not money, it's love. It's because, sabihin na natin, lahat na lang we can buy things like him, no? He can buy plenty of toys, clothes, and everything. Pero love is different. It's not only this Christmas season na kailangan i-shower natin siya with love, but all the years or all the days and every day of the months, kailangan kabigyan natin siya ng love. Yay! Oh, ngayon na matagal sa akin natin ang favorites niyo. Yay! 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 Anong favorite niyong Christmas song? Ako! Jingle Bells! Yay! Jingle Bells! Jingle Bells!
Kasi yung mga ibang tao po kapag iniisip nila solemn ang Christmas, yung mga ibang kanta talagang nakakalungkot, ang bigat-bigat. Kaya lang yung Jingle Bell Rock, kahit na para siyang rock na parang ang saya-saya, ina-express pa rin niya yung Christmas time, di ba? Ikaw, ang favorite mong Christmas song? Merry Christmas. Paano ba yun? Paano yung Merry Christmas? Paano Merry Christmas? Yung tinutugtog ko lang yung parang... Hindi, pwedeng kantahin mo para sa amin? Sige. Ano yung... Kantahin mo? Hindi. Ah, hindi mo pala pwedeng kantahin? Parang mo naging favorite yun, hindi mo naman alam kantahin. Ako ang favorite ko yung Jingle Bell Rock. Sige, 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 parang Jingle Bell Rock. Away in a manger. Ano yun? Sige, kanta mo. Away in a manger, no care for a man. Nalimitan ko po yung iba, pero po kasi po yun. Kaya po yun yung favorite ko. Dahil po, yung parang po yun, para po niyan si symbol yung kung saan po pinanganak si Jesus. Bethlehem. Ikaw, Isabel. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. O, Brian, ikaw. Kasi po. Kasi po, yung we wish you a Merry Christmas, di ba po pag Christmas, ano, lagi may wish tayo. Kaya we wish you a Merry Christmas. Ako, joy to the world. Kasi, kahit pa paano, kahit hindi Christmas, may joy pa rin sa world. The world, sa world. So, joy to the world! Ano yung favorite Christmas decor niyo? Ako, angel. Oh, sige, sumagot ka na. Oh, angel. 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 Oh, Maureen. Belet. Belet. Christmas tree. Christmas tree. Oh, ikaw, Brian. Christmas lights. Kasi po, pag may Christmas lights, gusto namin. Kami ang nagbibigyan ng ilo sa stick. Christmas light. Bakit Christmas light? Kasi mas maganda. Oh, maganda naman Christmas light. Ano pa ba ang favorite? Oh, sige, ikaw naman, Janice. Ano ang... Ano yun? Favorite niyong pasyalan pag Christmas? Ako po! Star City. Bakit? Star City, Dreamscape. Chanted Kingdom. Po, Dreamscape. Marami po ang rides. Splash Island. Sumasakay ka ba sa lahat ng rides doon? Kahit nakakatakot? Kahit na... Kahit airplane. Kahit coaches. Ah, kahit okay. Ako po. May, every Christmas po, may pinupuntahan po kaming parang certain place na parang pinapakita yung halos buong land ng Bethlehem at talagang as in ganyan lang sila kaliliit pero makikita mo yung meal, may tubig talaga, tapos gumagalaw yung moon, may music pa po, ang ganda-ganda po. Anong favorite gift niyo na natanggap niyo sa Christmas? Barbie! Barbie? Ikaw? Barbecue! Yung binigay po sa akin ni Santa na dance... yung binigay po sa akin ni Santa na dance revolution dahil po hindi ko naman... Akala ko po hindi na po ako mabibigyan. Pero po nun nagtatapon lang po sana ako ng paper dun sa trash can, may nakita po akong parang box dun sa door. Na para sa'yo pala? Opo, siya po para po dun sa kapatid ko. Barbecue? Anong barbecue to? Barbecue isaw ba to? Anong klase ng barbecue yan? Niloloko mo yung barbecue. Ano ba favorite gift mo na nalasin mo? Ball. Diyos ko naman. Drum set. Ay, ako po, kapag po yung talagang... Kapag gamit po, siguro po yung PlayStation ko. Pero po kapag siguro yung... Hindi na po yung gamit ang pinag-uusapan. Siguro yung mga blessings na lang po namin natanggap noong Christmas na yun. Wow. Eh ngayon kung papipiliin kayo, anong gift ang gusto niyong matanggap sa ninong at ninang ninyo? Ako po! Robot! Robot! Cellphone! Ano? 8890. Mas maganda pa yung cellphone mo. Sige mo sabihin yung cellphone. Ako po, ang gusto ko pa regalo, ano, yung pagkain. Para naman hindi ko rin magutom. Oo nga. Pag walang pambili, di ba po mahirap ang buhay ngayon? Oo nga. Ako po, pagkain po, para po tumaba naman po ako ng konti. Harry Potter collector's item. Ikaw? Robot. Anong klase ng robot? Ang daming robot eh. Malalaki. Kasi laki ko. Anong nararamdaman niyo kapag nasa kotse kayo, nasa daan kayo, makikita niyo may mga nanlilimos?
Ano na alam naman yung pag nakakita kayong mga nanilimos na bata, ganyan? Bibigyan ko po ng, ano, ng isang piso. Bakit po sila kailangan bigyan ng isang piso? Kasi po, pag hindi po binigyan ng isang piso, kawawa naman sila. Paano? Pagka sinabi nila sa'yo, isang piso lang to, kulang to eh. Anong gagawin mo? Bibigyan. Na? Tatlong piso. At tatlong piso naman. Isabel. Pag nakakita po ako ng pulubi, masakit, kaya bibigyan ko na lang po ng pagkain. Kasi po gutom yun, sigurado ako. Ako po. Worry. Ano po, nalulungkot po ako. Kasi po, kapag po nakikita ko po sila ng nanlilimos, parang po, parang nafe-feel ko na rin po yung buhay nila. At saka po, pagka nakikita mo po sila, dapat hindi sila nanlilimos kasi... Dapat nag-aaral sila, di ba? Opo, at saka po dapat yung pamilya nila naglilimos kasi yung bata, ano, kasi po yung bata dapat nagpapahinga, hindi sila nagtatrabaho. Ryan. Kasi po yung parang malulugot ka talaga kasi parang pag nakita niya po yung mga mayayaman na gastos na lang gastos ng pera, pero hindi naman nila naaalala yung mga, ano, yung mga pulubi na meron pala mga pulubi. Akala nila yung parang puro mayayaman na lang dito sa world na pwede nang mag-gastos ka. Tsaka po nakakaawa sila. Hindi lang naman po siguro ako yung nakakaramdam ng pagkaawa. Kasi doon pa lang po nakikita niyo yung mahirap na talaga ang buhay. Hindi lang naman po sa Pilipinas yun. Kahit naman saan, di ba, sa nangyayari po sa mundo natin. Maawa ka po, parang iisipin mo kahit na medyo gipit kami. Kunwari, kami medyo hindi kami masyadong... bili ng bili. Parang i-compare mo na, ay, mas mabuti pala na ganito na lang ako kaysa na maging ganyan ako, di ba? Paano yan, Aizen? Halimbawa, kumakain ka ng barbecue. Sarap ng barbecue. Tapos isa lang yon. Oo, isa lang yon. Tapos may batang pulubin lumapit sa'yo. Bata, okay na lang yung barbecue mo. Bibigay mo yung barbecue? Talaga? Isa lang. Iisa nga lang yun eh. Yung kinakain mo, yun lang yun. Yung hinihingi sa'yo, wala na. Pagka binigay mo yun, wala na. Bibigay mo. Ang binigyan ko po siya ng pagkain. Ano nga pagkain? Eh, barbecue nga lang yung hawak mo. Pagkubos na tatapo ko, tapos binigyan ko siya ng pagkain. Pagkain yan! Puto bumbong. Ibibili mo na lang siya ng puto bumbong. Talagang ayaw na ibigay yung barbecue. Ano ba pwede niyong i-share sa kanila, maliban sa pagbigay sa kanila ng pera? Gamot. Para hindi sila magkasakit. Oh, very good. Yung mga, ang dami ko po kasi nga pag lumaang damit, yung mga hindi na po nagagamit na pagliitan ko na. Tsaka secondly, siguro po pagkain kasi mahirap po kumain ng, kumuha ng pagkain ngayon. At saka po yung, ano po, kung talagang awang-awa ka, edi pwede mo naman siyang kunin. Lagay mo siya doon sa bahay mo. O kaya po, bigyan mo siya ng pagkain. Bigat naman. At saka, ano, damit, laruan. Kasi para naman may saya sila. At saka, pagdagdag na rin yung pagbigay ni Santa sa kanila. Amorin. Para maganda. Ano po? Yung bibigyan ko po sila ng mga napaglumaan ko pong damit, tsaka po yung happiness ko po, isa-share ko po sa kanila, tsaka po yung family. Paano po isa-share yung happiness mo? Yung parang po, miski po, ganun po sila, at yung pong mahirap po sila, pero po, kahit po may kaya rin po na may kaya po tayo, yung parang po, parang sila, isang part rin po ng family nyo. Malaking masakaw ka. Yun ang bibigay mo sa kanila, Aizen. Ano ba yung sinin ng dagat? Dagat! Galing, ha? Ngayon, pakita mo naman sa amin yung galing mo sa pagda-drums. Pwede ba yun, Aizen? Okay. Halika. Now the jingle hop has begun.
Christmas ay yung day na pinanganak si Jesus. Ngayon, sinong pwedeng magkwento sa akin ng story kung paano pinanganak si Jesus? Mimi. Marie. Dahil daw, sabi po sa akin, kinwento po sa akin ng mami ko na meron daw king. Nalimutan ko po yung pangalan ng king eh, na gusto daw po patayin si Jesus dahil daw po. Pontius Pilate o kaya King Herod. Ang dami. Dahil po, nalaman po nila na papanganak yung Savior. Kaya po si Mary at si Joseph, naghanap po sila na isang place. Kaya lang po, wala po silang mahanap na place. Kaya po sa manger na lang daw, sa manger na lang po pinanganak si Jesus. Ano yung manger, Isaac? Yung may power. May power? Anong power ang meron yung power manger? Power manger. Power manger. Power manger. Okay. Yung kapag may kanaban. Tsaka siya yung magtatampin na yun. Ang major po, yung kailan po ng mga hayop sa isang parang barn or parang ilang kainan nila. Tsaka yung birth of Jesus po, sabi ng daddy ko, yung sinisimbolize na kahit na siya yung savior ng mundo, hindi daw kailangan ipanganak sa kung anong sikat na ospital or sa mayamang pamilya. Dapat maging humble pa rin, kaya sa manger siya pinanganak. Kung ang Christmas ay day na pinanganak si Jesus, tuwing sineselebrate ba natin ang Christmas, pinapanganak siya? Hindi po. Kasi po, yun din pinaka-birthday niya eh. Ah, okay. Parang birthday na sineselebrate lang. Opo. Ganun siya, oh. We commemorate, ah, bigat na English. Commemorate. We commemorate. Inaalala po namin or binabalik natin yung memory kung paano siya at kailan siya pinanganak. Oh, ano naman ang commemorate? Commemorate yung nag-aaral. Okay. Hi. Anong gusto mo ma-receive ngayong Christmas? 89. Ano? 89. Ay, sorry. Ang gusto ko pong ma-receive yung blessing. Ah, okay. Eh, paano kung wala kayong natanggap this Christmas? Anong gagawin nyo? Magsasaya. Bakit? Magsasaya. Okay lang. Christmas pa rin naman po yun. Kasi kahit magkano, Christmas pa rin yun para sa amin. Kasi nakatakda naman po talaga yun na kahit every December 25, Christmas is Christmas. Kahit ano mangyari, Christmas pa rin yun. Correct. Ako po yung kahit po wala, hindi naman po kasi yung gifts ang talagang, yung mga iba siguro yung gifts ang dahilan kaya sila natutuwa or excited kapag Christmas. Kaya lang siguro po ngayon, hindi, siguro unti na lang po yung mag-expect na sobrang daming marereceive. Anong gusto nyong ibigay na gift sa mami at daddy ninyo? Robot! Yung, hindi po robot. Kasi po papatay. Ano po, ang ibigay ko po sa mami ko, at daddy ko, hindi ako magiging makulit. Tapos, magandang gift yan. Tapos po, yung daddy ko, edi po, papasayin ko siya palagi. Yun. Oh, ikaw, Brian. Ako, yung gift mo sa mami at daddy mo? Papasayin ko yung mami ko, bibigyan ko siya ng bracelet. Sa daddy ko naman, letter na yun sa kalitan. Marie, anong bibigyan mo? Sa mami ko po, dahil po meron siya pong favorite game na Sims po yung name. Meron po kasi yung bagong labas ng Sims, pero po hot date. Gusto niya po magkaroon, kaya po bibigyan. Oh, ikaw, Anan, bibigyan. Sa mami ko po, kasi matagal niya na pong gustong-gusto yung parang camera sa computer. Kaya lang, ang problema po, hindi ako makasave ng money. Tsaka sa daddy ko po, siguro, pabango tsaka polo. Sa kapatid ko po, disc na lang po na PlayStation tsaka PC. Ikaw, Aizen, anong bibigyan mo sa mami at daddy mo? Yung computer na lang po, yung maraming PlayStation. Para sa mami at sa daddy mo, ah, hindi para sa iyo, ah. Ano ba? Kaya anong, mama,
para kang kay Daddy. Anong gift ang bibigay mo? Ako po yung at manika at robot na malaki. Saka po pala, saka po pala. Ako lang po yung manika, yung kay mama. Ah, okay. O tama, manika kay mama. Tapos tita. Babae na naman. Tita. Ang babae na, ang regalos sa ano, sa babae manika. Okay. Tapos sa lalaki? Robot. Okay. Anong robot power mangers? Ay, tita. Ang malaki lang robot, yung big robot lang. Ah, okay. Tita, yung kagaya kay Snowman. Anong gusto niyo hiningin kay Jesus ngayong Pasko? Huwag material, ha? Hindi material, hindi gamit, ha? Yung gusto niyo hiningin kay Jesus. Ano? Siguro po, number one, peace. Hindi lang dito sa Philippines, kundi sa buong mundo. Kasi talaga pong parang kulang na kulang tayo sa bagay na yun. Tsaka number two, sana po yung parang medyo tumaas-taas naman po yung ekonomiya ng bansa para konti na lang po yung mga naghihirap. Tsaka yung mga sick children, tulungan niya na lang po. Ako po. At tsaka po, hinihingi ko kay Jesus, matigil niya. Ano, patigilin niya yung gera, tapos po ano... Gera saan? Sa Pilipinas po, at saka sa buong mundo, para... Yung Afghanistan, tsaka Amerika. Yung para... Ano ba nangyayari sa Afghanistan at sa Amerika? Kasi po yung Afghanistan, terror sa Afghanistan, binunggo yung World Trade Center na kabuhayan ng Amerika. Kaya gaganti ang Amerika, kakampi kami at kakampi ang China. At saka po para po full of peace yung buong mundo, at saka po blessing, at saka po pagmamahalan. Maureen? Hihilingin ko po kay Jesus na sana po yung mga companies di na po magsara para po ibang tao hindi na po mahirapan. Tsaka po, peace po sa buong mundo. Tsaka po, happiness. Ay, son, ano hihilingin mo kay Jesus? Pagkain. Sana po hindi po magkasakit. Sana po yung magkaroon pa po ng maraming projects. Career-oriented na ba pala ito si Aysan? Ano pa? Wala na. Pagkain. Wala na. Ay, pagkain. Pagkain. O na. Paano, diba, pagkain po marami. Marami pagkain. Paano yung... Tsaka yung bibili po ko ng mga kanin. Bakit kanin? Para saan yung kanin? Ano? Pang patap... Ay, pang papaya. Spaghetti lang. Pang pataba. Spaghetti lang. Ano ba yung sinasabi mo kanina? Sinasabi siya kanina tungkol sa sinasabi ni ano? Ni Brian. Ano ba yung sinasabi mo kanina? Why na sinasabi mo? Yung MNLS. Ba't ano ba yung MNLS? Yung sumasabog. Bakit siya sumasabog? Kasi MNLS siya yung... Ano yung Afghanistan? Lapit. Yung baril ng baril. Ba't ba sila, okay. Sa palagay, ba't sila nagbabaril? Kasi ano, delikado yun. Paano ba kayo nagsiselebrate ng Christmas sa bahay? Ay! Yeah! Yes, dito, Anna? Dati po, nung di pa kami nag-move sa bahay, siguro mas masaya kasi every Christmas ng December 24 or December 23, yung mga neighbors po namin sa compound na magpupulong-pulo niyan. May daladalang as in box na may mga parang Kris Kringle. After noon, December 25, magbibigayan ng gifts yun. After, bigayan ng pagkain. Sa labas kakain yun. Tapos yung mga relatives, minsan, pupuntahan po namin sa may mga ibang Christmas na doon kami nagsiselebrate. Tapos, yun, at pag nagsiselebrate po kami ng Christmas, yung sa December 24 po, pupunta po kami sa lola ng... lola ko po sa father's side. So, kasama niyo pamilya niyo? Ikaw na kasama niyo pamilya niyo? Nasa stage ko yung mommy ko. Pero po next year, babalik na siya! Para yung Christmas ko, ano po yung Christmas gift ko, matanggap ko po. At saka po para po masaya. Mas masaya pag sa house kasi po, ano, magluluto ka na lang, hindi mo na kailangan gumastos pambili dun sa mga mall-mall. Kailangan ko pa rin bilhin yung iluluto. Tapos diba? Tita, oh, yes, tayo. Yung December 25 po, sa mother's side naman ko. Ah, okay. Si Aysan, paano niyo ba sineselebrate ang Christmas sa inyo? Kasi, pero pagkain na naman. Yung papa ko, matagal pa uuwi papa ko sa December pa uuwi. Saan ba galing yung papa mo? Sa Taiwan po, baka
Ako nga mabarin eh. Bakit kaya ako nga pinauwi? Kaya nga mabarin. Pero paano mo sineselebrate ang Christmas sa inyo? Kasi po, yung nagmamahalan po ng gifts. Mamahalan. Mamahalan. At saka nag-gifts po ng mga gifts. Thank you, kids. Thank you very much. Mga bata lang sila. Ngunit minsan, mas alam na nila kung ano ang tama para sa atin lahat. And what they want, galing po yun sa puso, hindi po pinractice. Yung mga innocence, yan po ang salita na galing sa mga bata. Magbabalik po. Uy, Mami, ang sarap na ito. Para kanina to. Siyempre, this is for my very special daughter. You know naman, Mama, Mix prepares meals that are masustansya for you, right? And I do it with love. Mama, bakit kailangan ang nutritious na food? Ang mga batang nasa edad na 6 na taon hanggang 12 na taon ay malaki ang pangangailangan sa energy-giving food. Kaya't napaka-importante sa mga magulang na siguraduhin ang kanilang mga anak ay kumakain ng tamang pagkain. Give them food that are rich in complex carbohydrates, kagaya ng bread, rice, cereal, and pasta. Dahil ang mga ito ay nagsiserve ng fuel for children's energy needs. Ang mga meat, poultry, fish, and egg naman ay sagana sa protina and vitamin B complex na tumutulong sa kanilang paglaki. And a lot of calcium is needed for building healthy bones and teeth. If you like milk and you like juice, we have now juice that has calcium in it. So, yung nutrients sa milk tsaka sa orange juice ay pareho na ngayon. We can get it from orange juice. And I know you love orange juice, right? Paano pagkulang sa calcium, Mami? Do you remember yung sinabi ng nutritionist natin na if we don't have enough calcium in our body, we can get osteoporosis. And your bones will be very weak. Ay, nakakatakot, Mami. Ang magiging epekto ng kulang ng calcium ay yung mahihirapan mag-control ang ating muscle, no? Mag-contract ang ating muscle. Tapos yung ating heartbeat, magkakaroon din ng deficiency. And then yung blood clotting. Alam mo yung halimaw na sugatan tayo, tapos mahihirapan mag-clot yung blood, yung magbubuo ba or something. And then yung central nervous system natin, mahihirapan siya mag-transmit ng message. Okay? Para tulungan yung ating katawan na magkaroon ng good effect, no? And then, merong mga bagong pag-aaral ngayon, or like research studies na pinapakita ang tulong talaga ng calcium. Like, sa later years, halimbawa sa habang tumatanda na, nagkakaroon ng high blood pressure, nagkakaroon ng heart disease, ng kidney stones, at saka merong bago ngayon na they think, ang akala nila na baka it can also help prevent cancer in the colon. Eto, Mami, may calcium din ba? Yes! Alam mo ba, Andrea, isa yan sa mga sources ng calcium ay itong tan orange juice, now fortified with calcium, so your bones will be very strong. Orange drink na may calcium? Kaya good news sa mga mommy dyan, I'm sure matutuwa kayo kasi ang high nutrition tang na paborito nating orange drink, di ba? I've now fortified with calcium. Kaya assured talaga tayo as parents that our kids will meet their body's required calcium intake. It'll make our bones strong and less prone to weakening. Ang galing naman ng tang! Kaya tandaan natin, na mahalaga ang kalusugan ng ating mga anak. Lagi natin siguraduhin na they are eating the proper diet and getting the right nutrition that they need. At dyan, makakatulong ang Tang. Oh! Bakit wala nang laman yan? You really love Tang, don't you? Open it. Always, always be.
po talaga, Christmas is really for kids. Kasi they're the most, sila yung nag-e-enjoy. Well, you know what, it's not just for kids, but you know, sila ang nag-e-enjoy most. Exactly. Pero syempre, aside from all the gifts, aside from all the food, syempre, kailangan ipapaalala talaga natin sa mga bata na ang Christmas, ang pinaka-essence po ng Pasko, ay ang panganganak ni Jesus. Kay Jesus. Ang panganak ni Jesus. Pagpapanganak ni Jesus. Salamat po. Yes. Mostly, Christmas always means joy, family, a time to be together. So, pag Christmas po, ugaliin na natin makasama ang ating mga pamilya. Salamat po sa inyong lahat, mga thank kids. Thank you, kids. Thank you, kids. You say bye, Rocky. You say bye, Rocky. You say hi to Kyla. Say what happened to your mouth? Hi, Ate Kyla. Okay, bye. Say bye. Bye. Huli, say okay, bye-bye. Okay, don't say bye-bye. Bye. Babalik ka po siya sa susunod na araw. Thank you. Bye-bye. Come here. What happened to your mouth? Sis would like to thank Bambi Fuentes, Mosimo, FNH, Folded and Hung, Wayless Center, Adidas, Chloe for our eyewear, Optical Works, 680 Home Appliances, Durastar, La Germania, Human, Salon de Manila, Janelin Shoes, Wade Shoes, Mano Mano, JBL Furniture Corporation, Grand Flora, The Barnyard, and Union Square. For a candy trim around a Christmas tree. H is for the happiness in all the family. R is for the reindeer prancing by the window pane. I is for the icing on the cake, as sweet as sugar cane. S is for the stockings on the chimney wall. T is for the toys beneath the tree so tall. M is for the mistletoe where everyone is kissed. A is for the angels who makes up the Christmas list. S is for old Santa who makes every kid his friends. Be gonna bring you everything in the Christmas alphabet.